if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. And this I know, and this know, for if the good man of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not suffered his house to be broken through. But be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh an hour when ye think not. Okay, siguro. Okay na yan. Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong salita again. Tapusin na po ng message kanina umaga. Kung paano kami, Panginoon, ay matututo sa inyo, Lord. Malaman namin kung anong mahalaga. At ito'y i-treasure namin, Panginoon. Makita namin ang value, mahalagahan. Lagyan namin ang puso doon, Panginoon. We pray na kayo pong makita sa aming kalagitnaan ngayong hapon, Panginoon. Jesus name we pray. Amen. Okay. Bilisan mo na lang. Wala pa si Rayan. Si Chelsea, di nakabalik. Next time, ano? Magpapaalam kayo. Sige, so kahapon. Kahapon, Sabado, ngayon, Linggo. Diba? Kaninang umaga, nag-aralan natin, anong title nito? Heart in the Treasure. Heart in the Treasure. Ang gusto kong paratingin dito, yung puso natin dapat nasa tamang treasure. Yung dinescribe natin dalawa kaninang tamang treasure, maayos na treasure, two treasures. Una yung pure intentions. Yung sabihin nito, i-describe natin kung ano yung umaga, yung mga tumatanda, kahit yung mga ganitong kabata pa lang. Pag nasanay ka sa puro kalokohan, puro kabastusan, lahat ng bagay, ginagawa mong joke. No, hindi ka na minsan ano, hindi ka na minsan makausap ng matinong. Yung mga kilala ka sa ganun eh. Unless talagang baguhin sila ng Panginoon. Maligtas muna sila, and then sila'y matuto. So, hindi sila pure. Hindi na sila naniniwala may tama at mali. Ano maliligtas yun? Kasi ang tingin nila sa ibang tao, lahat siya, lahat ng tao, masama. Pati yung preacher, pati yung pastor, pati si Jesus. Ang hirap kausap ng ganun, men. So, kailangan i-value nyo yun. Especially mga bata, inosente pa kayo sa ngayon. Lalo itong maliliit, di ba? Huwag nyo naman turuan yan. Ang kalokohan, amen? Dahil sabi ng Panginoon, pag tinuruan mo ng kalokohan yan, actually, pag in-offend mo daw yung mga bata, talagang malaking parusa sa'yo. And, yun yun. Okay? Kaya, pure intention, number one, paano tayo magkakaroon ng pure intention? Paano hindi tayo magiging matigas ang puso natin? Maging hipokrito? Paano tayo maging pure heart? Pure hearted? So, nung binasa natin last kanina umaga, ang Diyos i-expose yung mga kasalanan na yan. I-expose yung iniisip mo ngayon, pinaplano mo. I-expose niya yan eh. So, anong gagawin natin? Kung alam na lahat ng Diyos ang iniisip natin, pinaplano natin, kahit sikreto mo yun sa iba, hindi ka na magiging intention mo. Iaayos mo na rin sa Kanya, di ba? Hindi ka magiging intention, ang intention mo, masama. Kasi alam ng Diyos yun eh. May guess ba? So, hindi na, di ba? Gawin mo na lang, may tamang takot ka sa Diyos, malalaman niya rin yung gagawin mo, iniisip mo, i-align mo na sa Kanya. And yung mga mabuti, yun ang isipin mo, yun ang planuhin mo. Kung di mo alam, kasi bata ka pa eh, anong gagawin ko? Mag-aral ka, di ba? I-accept mo yung katotohanan na bata ka, di mo alam gagawin yung sarili mo, hindi ka naman pinanganak dito, binigyan ka ng program, ito yung gagawin ko, hindi ka naman robot eh. Di mo alam yan. So bilang mga bata, anong dapat niyong gawin? Makinig, di ba? Makinig, mag-aral. Pag sinabihan kayo, mali kayo dito. Kung maayos naman yung tao nagsasabi sa inyo, for example, salita ng Diyos. Sino ba makakalam niyan? Siyempre, yung mature na Kristiyano na nag-aral na niyan. Sa amin, ilang taon na ako sa church. Tinuro sa amin yan, ayoko naman pastor eh. Pero nakita ko nga yung advantage pag ganito. Sabi nga ni pastor, sabi, kung di siya nagpasto, hindi sabi niya, hindi ko kayo makikilala. Yun ang sabi niya eh. Noong una, hindi ko mag-gets yun eh. Pero ngayon, hindi lang ngayon. Bago ang pastor, nag-gets ko rin. Ibig sabihin, walang maliligtas doon sa lugar na yun. Kahit ako, doon naligtas ako, hindi sa church eh. Hindi doon. Pero still, wala akong pinaglagyan kung walang church. Diba? Hindi ko nakilala si Mrs. Hindi ko nakilala yung mga kaibigan ko doon. Diba? So dahil may nagpastol,
May mature na tao dyan, magtuturo sa'yo ng gagawin nyo. Hindi kayo makikinig. Ano gagawin nyo? Pag may nag-preach. Ang bata, hindi nyo pa alam gagawin sa buhay nyo eh. Yun ang totoo, aminin nyo yun. Hindi kayo ganun kagaling. Though, mga bata, minsan ako din dati, kala ko, alam ko na lahat eh. Nung bira, nung makailang nga, hindi pala. Ngayon, hanggang ngayon yan, hindi ko pa rin alam yung ibang bagay. So, especially kayo mga bata, anong gagawin nyo ngayon? Makinig sa salita ng Diyos, makinig sa pastor, di ba? Hindi naman tayo katulad ng sino man dyan sa labas na nanluloko lang ng tao eh. Alamin nyo rin yun, baka sarili nyo. Kasi yung tao, si pastor kaya, pastor ay, okay ba yan? Alamin nyo, sa inyo, pag-pray nyo, Lord, ituro mo ako sa tamang tao, makakatulong sa akin. No? Pag nakita mo na yun, sumunod ka na. Diba kasi, hindi natin malalaman yan. Ngayon, yun yun, ha? Pag pure intention mo, kaya ako na, napansin ko, yung mga, yung ibang tao na pupuntan sa kulto, napansin ko yun eh. Bakit sila napunta din sa kulto? Lord, ba't di na lang sa, dito mo sa lilid sa tamang church, ba't yung iba na naliligaw? Napansin ko dito, Soulwinning kasi, tinatanong-tanong ka eh. Sila mismo may pagkukulang din eh. Katulad ng iba, alam nila yung baptism, pero pumunta ng ano, bakit? May ibang dahilan. Kasi hindi rin pure intention nila. Hindi rin sasabihin sa iyo, pero malalaman mo kasi yun eh. Pag nagkwento, bakit ka pa napunta dyan? Eh kasi dito meron libreng ganito, ganyan. Pure ba intention mo pag ganun? Hindi. Baka plastic mo, hipokrito ka nun. Sabihin mo, natutunan ko talaga ang turo ng salita ng Diyos dahil dito. Kumari, ako, lumaki ang Catholic. Diba? Pwede ko ba sabihin nga, tinuro sa amin doon yung ano? Siguro, kung sa ibang point, andun pala yung pangunawa ko. Eh, kaso may namit ako, tinuro talaga sa akin yung Bible. Tapos, mali pala ako yung pinanggagaling yung religion. Kasi hindi ako nagbago. Pure ba intention ko? Pure ba intention mo? Pag nakita mo niya katotohanan, mali ka pala. Hindi ka umamin, hindi ka nag-submit sa katotohanan. Yung dapat mong baguhin, hindi mo binago. Pure ba intention mo pag ganun? O siyempre, hindi. Meron ka pinagpalit sa katotohanan. Hindi, sabi ko sa inyo kanina, ulong ko daw kay Angel eh. Nasa pala si Alex? Sabi niya, susunod siya. So, huwag niyo pagpapalit ang religion nyo. Maraming salamat, maraming papabaptize. Na sana hindi kayo madlangan. Itanong niyo sa Panginoon, mismo, pray kayo sa Panginoon. Kasi minsan na ang hirap nung pasukin mo yan, aalis ka na naman, tapos aalis ka na naman. Kaya ako yung may nag-share sa akin, sabi ko, eh paano kung alam mo ang tamang church? Kasi ligtas na ako eh. Ang ganda nung payo sa akin, una pag-pray mo, liligtas ka ng Diyos, gagabay ang kanya. Pag-pray mo, saan ka kaya dadali ng Diyos? Hindi ka dadali ng Diyos sa masama kung diyan ka naligtas eh. So, sa palagay nyo, saan kayo dapat na church? Christine. Sa church na puro kalokohan sinasabi, naluloko ng tao, hindi tinuro sa'yo yung kaligtasan, dapat ba doon tayo? Hindi nga tinuro yung kaligtasan eh. Sablay. Saan ka dapat? Sa? Ha? Maayos. Paano masabi? Eh, yung tinuturo ng tama, di ba? Yung iba ganun, minsan hindi ko maintindihan eh. Eh, may ka, again, wala tayong pipilitin kahit kanino. Pero iba, makikinig ba iba ganun? Dito ka naligtas, tapos dito ka sa ibang kabila. Ito, mali yung kaligtasan. Pupunta ka ba doon? Eh, dito yung kaibigan ko eh. Mali. Ano yan? Ninaro mo yung religion? Hindi ka natakot sa Diyos. Amen? So, sabi, siguraduhin mo pure intention mo. Kaya maanan nyo yan, mga bata. Ang maganda dito, mga bata, automatic yan. Pure ang intention sa una. Pero habang natuturo kayo ng kalokohan, namimili kayo. Saan kaya ako? Dito? O dito sa masaya, pero kalokohan? Pero masaya. Hindi mo alam kung anong masaya eh. Na-topic natin yan last week. Nandito kayo. Akala mo lang masaya yan ngayon. Alam mo ba yung plano ng Diyos sa'yo? Alam mo yung mga kabuti sa'yo ultimately? Hindi nga eh. So, kung alamin mo ano yung gusto ng Diyos sa'yo, yun ang makakabuti sa'yo. Diba? So, yan. Siguro do yung pure intention mo. Paano ka magkakamit niyan? Alamin mo na ang Diyos ay alam yung intention mo. So, huwag ka magsinungaling sa Diyos. Magsubmit ka na sa Diyos. Diba? Mananatiling pure intention mo at mayaman ka in that case.
Niwala yung mga bata, isa sa mga mahirap maligtas yung mga ganun, mga loko-loko, manloloko. Kahit ang gospel andyan, pinaliwanag mo na, hindi pa magets. Kasi lumalaban eh, hindi na pure intention nila eh. Para sa marami, kalokohan na lang ito eh. Paano maliligtas yun? Mahirap, amen? Number one, pure intentions. Number two, pinaka-importante, salvation of the soul. Ngayon, ang kausap natin mga ligtas na dito, amen? Si Ate Beng, ligtas ka ba? Ate Beng? Ligtas ka na ba? Okay. Yung importante sa atin, kung ligtas na tayo, ano yung importante sa atin? Iba pa. Kaligtasan din nila. Kaya ang trabaho ng church, maligtas lahat ng tao. Pwedeng maligtas, gusto maligtas. Na hindi tatanggi sa Panginoon. Isa lang magmamalaki sa Panginoon. Na kaya ko naman ano, magpap, sobrang bait ko eh. Tingin sa akin ng Diyos, pwede na ako sa langit eh. Walang ganun. Mali ang kaligtasan nun. Liligtas yun, mag ganun. Okay? Kaya yung binasa natin doon, no? So may forgiveness kasi. Okay, ano yung treasure? Pwede mong pwedeng forgiveness, pwede rin kaligtasan ng kaluluwa. Treasure yun. Mahalaga sa'yo dapat yun. Ano ba lang, lahat ng pastor na matino, yun ang pinahalagaan nila sa buhay nila. Kaya sila nagpastor. Kasi okay na, ligtas na ako. Ba't ba ako, di ba? Ang hirap mong magpastor eh. Kaso, kung maliligtas marami, di ba? May rewards ka pa, why not? Di ba? Yun pala yung pangatlo natin. Punta natin yung kaligtasan ng iba. Pangatlo, yun tayo sa 6 and 9. Balik tayo dito. Sabi dito, are not 5 sparrows sold for a farthing and not one of them is forgotten before God? Hindi ba yung mga ibo na yung maliliit yan, na mura lang yun eh. Pag sinong bumibili dito ng mga ano, nung isang araw, pumasok yung ibon dito eh. Sinakabukas sa taas yung pumasok dito eh. Gusto mong hulihin. Naawa naman ako. Pero ganun nga yung binabaril-baril nga lang yung ibon, di ba? Ibig sabihin, sino mas mahalaga yung mga maliliit na ibon o ikaw, King? Sino mahalaga? Sa Diyos, ikaw mahalaga. Yun ang totoo. Ang Diyos, importante sa kanya yung hayop, pero ang tao mas importante, amen? Ang yung mga loko-loko ngayon, baliktad eh. Una, kumain ka ng pinagbawal, kumain ng ibon. Nung kaya pinagbawal, mamalo ng aso, eh namalo ka, ikaw kukulong yung aso. Huwag mo sasaktan tong aso, ha? Sa US, maraming ganun mga batas. Ano yung yun? Hayop yan eh. Importante lagi ang tao. Amen? Baliktad ang mga tao ngayon. Ha? Sabi dyan, and not one of them is forgotten of God, before God. So kahit mas importante ka, yung mga ibon nga, hindi pinakalimutan ng Diyos. Ano yung sabihin nun? Di ba lagi sila may nakakain? Nakakita na ba kayo ng ibon na wala na makain, namamayat? Nakakita ang ibon ganun? Nagpasakit siguro yun. Pero yung walang makita, naghahanap, walang makita ang pagkain. Walang ganun. Yeah, kahit nga yung mga sina, ano, sabi ko nga kay Ate Bing, mabihira, sabi nila, pastor, gusto kong makabalik dyan, wala kami nga. Pagkakita ko kay Ate Bing, sis, nananaba ka. Wala. Joke lang naman yun. Sagana daw sa kayo. Hindi, ibig sabihin, may nakutulog pa rin. Wala silang pagkukunan eh, may kamote doon. Naku, ilang araw yun. Dadigest yun. Eh, sa panglang ko, ang daming taniman dun eh. Ngayon, ba't sinasabi ng Panginoon to? Sa 7, but even the very hairs of your head are numbered. Ilan ang, ano yung mahaba buhok dito? Sino maganda hair? Si Rika, ilan buhok mo? Alam mo ba? Pero madami, di ba? Ano lang ginagawa? Ginagupit na lang. Dahil mga ginupitan dito kanina, daming buhok. So, sabi ng Panginoon, sabi dito, even your various of your head are numbered. Ano yung sabihin ng numbered? Bilang yan. Sabi nyo, hindi nyo kayang bilangin, pero ang Diyos bilang niya yan. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, ganun kanya kamahal, ganun kanya kakilala. Diba? So sa church, madalas yung ganun ang biruan eh. Bilang ng Diyos ang inyong mga buhok. Tapos titingin doon sa mga nakakalbo, yung mga ganun. So may tawa, di ba? Eh dito, wala pa eh. Dahil di nga, malugaw pa eh. Okay?
Ibig sabihin nung kilala ka niya, di ba? So, ang tanong ko sa inyo ngayon, sabi dito, fear not therefore, ye are of more value than the sparrows. Okay? Sabi, hindi ka dapat mag... matakot na magutom. Matakot na walang isusuot. Naku, pamira, mag nagpunta ka nga sa... ano ba yung libreng, ano? Libre. Murang damit. Okay-okay. May mga magandang items nun, di ba? Mura lang. Ba't ganun? Halos si pamigay. Pamigay nyo na lang kaya yan. Di ba? Ang gaganda pa, isang dati, nakakuha ako dun eh. Ito nga, mura lang nito sa Lazada eh. Alam nyo, yaman ni Pastor, no? Nakamerkana. Mura lang to. Oo. Oh. Yung misis ko, dahil damit eh. Bagay, maingat kasi siya eh. Hindi kayo magutom, hindi kayo mawawalan damit. Magtapat lang kayo sa Diyos, amen? Magtiwala kayo sa Diyos, mga bata. Hindi yung katulad niya. Gusto ko sabi, si Alex ko, diyan mag-pray natin. Hindi ko gusto yung ganun eh. Siyempre, hindi mo na pwedeng pilitin, di ba? Pero ma-warning ang dapat kayo, lulukohin lang kayo niyan. Mga bakla, nagpapatakbo ng ABS-CBN. Sira ulo yan. Aasa ka doon na rututo ka rin magsinungaling doon. Umarte. Yun ang rututo ka doon. Magsinungaling, umarte. Hindi po ako sumali. Para ako yumaman. Really? Sumali dyan. Para madiscover. Hindi nyo alam, lahat siya pilina. Bago pa yan piliin nila. Kunwari, pilina yan eh. Alam nyo ba yun? Oo, oh, alam nyo ba yung mga yan? Hindi lang na-expose siya, pero yung basta mayroong nangyari nun eh. Talagang dami nagreklamo itong basta yung mga ganyang apakontes nila. Oo, huwag kayong maniniwala dyan. Nang bubuno dyan, mga kakilala rin nila, tsaka yung mga nagpabiktima sa kanila. Niwala kayo. Sabihin nyo, sama naman utak mo, may kilala akong ganyan eh. Nalala, nagpopogi lahat, o yung pala, iniisa-isa lang sila ng mga bakla. Ganun yun. Kaya pakipray natin si Alex. Hindi ko siya namin ganun pa siya ngayon. Huwag na siyang umasa. Alam mo yun. Ang hirap nung bata ka pa, broken hearted ka dahil umasa ka sa something na umpisa pa lang, di naman talaga yan meant sa'yo, di ba? At even worse nga, kung manalo ka eh. Yun ang worst na pwede mangyari sa'yo kasi kasama ka dun sa programa nila na lokohan. Amen? Okay lang yan, magtsaga ka lang. Ay kami, na ano nga ako sa inyo, natutuwa ako sa inyo, pag umuta kayo dito, sabi sa inyo, yung kwento ko sa mother church. Ha? So syempre, sa church, hindi mo naman kilala lahat, di ba? Nabanggit ko na dati ito eh. Eh nung sumasama ako sa mga visitation ganyan, tsaka minsan, bibisitahin yung bahay ni kapatid, maniwala kayo, umutulo yung luha ko. Kasi yung isang kapatid, pamilya sila, matapat sila sa Diyos. Iniisip ko siguro, pinagpala to kahit pa paano. Nakita ko yung bahay na parang ano, alam mo talaga maano ko eh. Mamumove ka, sabi ko, itong matapat sa Diyos, itong mga to, itong mayayaman namin member. Pag nakita mo sa church ng isang linggo, kasi 3 times tayo eh, di ba? Masaya na si pastor mo, kasi, uy, nag-church na mundo. Once a week. Mayaman na, pinagpala ng Diyos. Dati, hindi naman yan, pinagpala ng Diyos. Tapos, hindi makapunta sa church. Tapos, yung nakita ko yung pamilya nito, talagang, parang talagang, tawag nila doon. Basta, talagang mahirap. Parang gano'n. Pero, sisipag, talino ng mga anak. Nakita niyo yun? So, ang kasi, hindi sila pinapayaan ng Diyos, yung gusto sabihin. So, ngayon, okay naman na sila. Yun, nawala sa church yun. May iba mga, at least nailagay sila sa, ang kaligayan ng pastor, yun lang eh. Malagay sila sa magandang kalagayan. Amen? So, huwag kayo, na, ito lang pag-asa ko. Kukupit ako ng church na to. Tapos, mayiging member na ako dun. Mag-aaralin ako. Hindi kaya gawin ng diadem yan. Kaya doon na ako. May pahing ka nun? Grace? Matakot ka nga dapat doon eh. Gano'ng kadami pero ito, binibili yung member.
Matakot ka dun. Hindi biruan ng religion. Amen? Amen. Nakuloko yung mga yun. Kaya warning natin si ano. Pero wala tayong magagawa eh. Pag sila nag-decide, gusto nila doon, sige, ganito. Binibili ka niyan. Papayag ka ba? Eh, hindi naman ako binibili. O sige, di magpatulong ka dyan, pero huwag ka mag-church doon. Ay, hindi na ako tutulungan. O, di binili ka na. Ganun lang yun. So, sa amin kayo, kahit isinalin, yung sundo namin yan eh. Diba? Pero hindi namin sila pipilitin. Pag ayaw nila, huwag. Wala tayong magagawa. Ganun ang tamang pananampalataya. Ikaw yung mismo mamimili. Kaya nga by faith eh, itong mga to, mga loko-loko yan eh, inaiba nila. Ang dami namin sa church. Eh paano di mga dadami eh? Binigyan mo to ng bahay, binigyan mo to ng tabaw, binigyan. O dito kayo sa amin ha. Ngayon maniniwala ako, tumulong sila. Tapos kahit saan kayo magsimba, okay lang. Maniniwala ako dun. Pero hindi ganun ang case. Amen? So utang na loob, huwag yung pagbentang pananampalataya nyo. Hindi magugutom, hindi kayo magugutom. Magsipag ka lang, magtapat ka lang, hindi ka mamamatay sa gutom. Wala pa nga ako nakita, sabi nga sa'yo. Nananaba si Ate Ping. Amen? Amen. So, ang point ko dito is God's reward on earth. Okay? Number one, pure intention, ang true treasures. Kailangan magkaroon tayo ng salvation of the soul for you and for other people. And then, God's reward on earth. So, una dyan yung earthly provision. Okay? Sabi dyan, not forgotten eh. Ibig sabihin nun, ay, nakalimutan ko yung Sparrow, namatay. Hindi ko nalagyan ng bulate doon. Hindi ka makakalimutan ng Diyos. Amen? Amen. Makalimutan. Sabi dito, forgiven. Sabi sa verse 10. And whosoever shall speak a word against the Holy... Ano ba to? Against the Son of Man, it shall be forgiven him. Nakita nyo yun? So, huwag yung gagawin yun, ha, na against the Son of Man. Magsasalita kayo ng masama about Jesus. Pero sabi dito, papatawanin ka pa rin, eh. Diba? Huwag ka lang magkasala at blasphemy sa Holy Ghost. Okay, hindi natin masyadong elaborate yan. Pero gusto ko lang sabihin dyan, eh, pagpapatawad, may provision, especially ang pagkain, yung basic lang, pagkain, at least hindi ka nauulanan, may damit ka, dami mga damit, eh. Si Kino nga, huwag nakikita ko ito, daming sando nito. Pero gusto niya sando eh. Nasa si Kino, ayun. Maganda t-shirt, at least. Sa church. Pero mga maganda yung ano niya eh. Ano pa? Verse 11 and 12. Sabi dito, when they bring you into the synagogue and into the magistrate, ito yung mga persecution na, kala mo, papabayaan ito, patay na ito. Siguro iniisip ng mga kalabang kay Jesus sa mga apostol. Diba? Ang ginawa sa kanila, kinulong, hinuli, naku, wala nang laban to. Pero sabi ng Panginoon, gagawin nila sa iyo, dadaling ka sa ganyan, mga maltaas na tao. Sabi na, take no thought for how or what thing you shall answer. Ngayon, hindi mo kailangan isipin eh, anong sasabihin ko? Tatanungin ako. Diba? Parang kahapon din. Diba, mga sundali humarang sa amin eh. Anong transaction nyo dito, sir? Hindi namin inaasahan yun eh. Magsusundo lang po kami. Hindi kami pinayagan. Pero okay lang, at least. Nasundo pa rin. So sabi dito, katulad dito, ba't kayo nagme-meeting dyan? Alam nyo ba may virus? Huwag kayo muna. Dapat online lang kayo. Paano mag-online yun? Wala kang panload yung ano eh. Saka na puputol-putol, di ba? Pag online. Anong maintindihan mo dun? Yung sa Mother Church natin, ganun na lagi reklamo eh. Basta napuputol po. Ang hirap ng ganun. Eh, uhulihin ka. Huwag ka matakot. Amen? Amen. Parang inaisip ko kaninang umaga kasi magaling araw na ako. Parang naisip ko, ano kayang gagawin ko pag may sundalo dito umupo dyan? Tapos dadalin ako. Anong gagawin ko? Hintoy na natin to. Sabi ko na, dapat online tayo. Hindi. May, lalo itong mga bata, paano yung mga, paano magagabay? Paano makakapakinig ng salita ng Diyos? Eh, dito nga lang eh. Hirap na mag-concentrate. Online pa. Diba, minsan pagkaputol sa online, parang robot. Wala na. Kahit sabi mo, ay, ang dami nag-view sa atin. Wala na yun. Nasa CR na yun. Hindi na nakikinig yun. Ito nga lang, nasa udahan na eh. Diba? Nakikinig kayo ah.
Yan, kaya hindi ka babayaan ng Diyos, andiyan ang pagkain. Andiyan ang protection ng Diyos. Amen? Sabi niyo, huwag kang matakot dyan sa mga yan. Sabi din dito, God's direction, di ba? Hindi mo kayang isipin lahat ng isasagot mo sundalo. Trained yan eh, alam nila yan. Alam nila sasagot nila. Ito, pag ito sinabi siya, anong isipin mo ito? Mag-isinungaling ka pa. Eh nila, ano ka mayayari? Kaya sabi ng Panginoon, huwag mo nang isipin. Anong isipin mo? Hindi yung totoo, sabihin mo. Kung protect siya ka ng Diyos, salamat. Pag hindi ka mapapahamak ng Diyos. Ngayon, kung hayaan ka ng Diyos mapahamak, sabi sa Romans 8:28, di ba? Sabi doon, for all things work together for good to them that love God, to them that are the called according to His purpose. Mapapabuti ka pa rin. Amen? So, sa langit pa lang yan, sa lupa pa lang yan, ha? So, ano dapat natin gawin? Okay? So, pure intentions, alamin natin na ang Diyos ang nakakalam. Sa kaligtasan, siyempre, dapat tayo mag-soul winning. Pahalagaan natin soul winning. Sabi natin, mahalaga sa atin, tapos di ka nag-soul winning. Or at least man lang, itong mga to, pag di pa kayo magaling mag-soul winning, samahan niyo si Pastor. Mag-soul winning. Sabi ni Pastor, oh, yung mga kilala niyo dyan, dito, kausapin natin. Suportahan niyo. Ngayon, nakikita ko minsan, nakihiya din kayo, di ba? Mas kaya, dalo mo ako sa tatay mo, Christine. Ay, naku, sinaulo po yun. Hindi ganyan. Kunwari lang. Ay, yung tatay ko, philosopher yun. Inaalala ko pala si daddy. Okay lang din, ha? Ligtas naman na si daddy. Pero, pumunta si Pastor sa amin dati. Oh, nasa yung tatay mo? Daddy, ayaw umalis. Ayaw lumabas eh. Minsan ganun eh. Alala ko yun. Diba? Pero tulungan nyo kami. Pag-pray nyo, mahal nyo sa buhay yan, diba? Naintindihan ko yun. Minsan, especially mga lalaki, ako, ang hirap yan. Yung mga parents nyo. Mahirap yan. Makausap man lang. Pero pag-pray nyo, kami, gagawin namin yung kailangan namin gawin. Samahan nyo kami. Ganun lang yan. Amen? Salvation. And then ngayon, God's reward, anong kailangan mong gawin? Para makamtan mo yung protection niya, provision niya, yung direction niya. Hindi mo nga kaya. Anong kailangan mong gawin? Para ma-prioritize mo yung treasure na yan. You trust God. Kasi wala ka naman may gagawang ife. Magtiwala ka lang sa Kanya. Lord, magugutom. Hindi ka magugutom. Magtiwala ka sa Diyos. Lord, papatayin ako itong mga to. Pag ano, mga Muslim. Yung sinira namin doon sa batasan, dalawang kabataan. Sabi ko naman, kasi balita ko nga, pag kayo daw naging Kristiyano, papatayin. Totoo ba yun? O, totoo po yun. Dalawang beses yun, nangyari. Gagawin talaga, papatayin sila. Eh kung ako yung nag-ishan sa kanila, di pwede nilang patayin, no, di ba? Ano gagawin ko? Di na mag-solvein. Pag sa lugar niya, puro Muslim, di na mag-solvein. Hindi. I will just trust God. Amen? Naku, hindi ko naman gagawin ko. Hindi ko alam gagawin ko. Sabi ng Panginoon, huwag mo na isipin. Siyang magde-direct sa'yo. Anong gagawin ko? Eh, baka hindi ako... Baka biglang, Lord, ano ba number mo? Hindi kita matawagan, wala signal. You trust God. Amen? Amen. Ganun yun. Kahit lang sa pagpuntas lang sa church eh. Nasabihin, Lord, pagpunta ako ng punta sa church, may mga galit sa akin, naasa rin ako, baka mawala pa ako ng trabaho, for example, ganun. Mawala na akong kaibigan. Really? Eh, sa church nga ako nagkaroon ng mga maayos na kaibigan, alam nyo ba yun? Nabanggit ko na sa inyo lahat dyan. Barkada ko dati, kala ko kami na the best, ganyan yun, di ba? Kami yung the best. Diba, nagpo-post kayo eh. Pag kayo magka-friends forever, kayo yung the best. Kala nyo lang yun. Eh, naligtas ako, sila hindi pa. Hindi iniwanan ko sila. Nagkaroon ako ng mga tunay na kaibigan na minsan di mo na kailangan pa usapan. Diba? Kapasalamat tayo, hindi naman sila gusto ko itaas mo si Brad. Eh, yun naman, alam nyo naman yun eh. Diba? Sina Brother James, yun, talagang alala yan sa gawain. Hindi na nga ako pinagastos kahapon eh. Dapat, isasakyan kong gagamitin, akong papakain. Eh, siya na lahat eh. Nagpasalamat ako sa nagbibilang-bilang din ako eh. Amen? So, ang ganyan ang protection ng Diyos. Ngayon, lastly, ano yung mga kayamanan dapat natin? Pure intentions, kaligtasan, kaluluwa. Reward sa lupa.
Protection ng Diyos. Pagkain mo, direction ng Diyos, gagawin mo sa buhay mo. Bibigay niya sa'yo, tagtiwala ka lang. Ito yung pinaka dito, yung heavenly gift na tinatawag. Sabi dito, 33 and 34. Ilang minutes na ako, hindi ko alam. Ibang oras kasi na nagsimula eh. Sell that ye have and give alms. Provide yourselves bags which wax not old. Sa Tagalog, yung nabanggit ko kanina, nakita mo yung mas mahalaga, eh meron kang konting pera, eh mas mahalaga to. Bilin mo yun. Ibenta mo itong meron ka, bilin mo yung mahalaga. Okay? May sinabi siya dyan, give alms. Ito yung mga minsan nabibigay sa mahirap, di ba? Sabi nito, provide yourselves bags which wax. Pero bang bag na ganun? Kahit Louis Vuitton siguro, masisira eh. Yung bag ko, matibay din yun, yung hawk. Alam niyo yun? Medyo mahal, pero hindi naman ganun kamahal. Pero yung mga... This message is brought to you in part by hawk bags. Hanggang ngayon, di pa naisira eh. Wala. Tapos nung konting nasira lang, pinatahi ko na sa kanya, bigyan lang. Kasi sabi dito, ang bibilin daw natin yung bag na hindi naisira. Hindi na uluma. Obviously, spiritual po yan. Sabi dyan, a treasure in the heavens that faileth not. Kasi sabi, faileth not, hindi nauubos, hindi mumimintes. Hindi nawawala, hindi nauubos kahit kailan. With no thief approach it. Hindi na, saan kaya yun? Eh kahit lagyan mo ng, may nabibili dyan sa ano, yung, ang tawag nila doon, nilalak, mga safety box. Kasi baka sa bangko, hindi, dito na lang ako. Mananakaw pa rin yan. May kwentong ganun, eh, yaman niya. Nagpagawa siya ng pinakamalaking safe. Pinaka-safe. Alam mo lang mga kapasok, may laser, may ganyan. Sabi niya, dami kong naipon. Wala, hindi na mananakaw to. Kinabukasan, pagtingin niya, wala na. Ano nangyari yun? Yung pala yung gumawa sa kanya, yung hindi niya pumasok. Diba? Ito sinasabi yung kayamanan na dapat mong ipunin sa langit, walang makakalapit ba sila doon, yung mga demonyo sa langit? Nga sila makakalapit doon eh. Ang Diyos na nagbabantay. Kaya sabi ko sa mga young people, para sa inyo to especially, saan kayo mag-iipon? Ngayon, I'm sure, nag-iisip-isip na kayo, ano kayang course ang kunin ko? Yung siguradong yayaman ako. Ano bang ganun? Kasi may kilala nga akong taga-UP, yung gagaling nung bandang ngayon, nakakulto lang eh. Nakakaawa. Kasi sa mutating bagay, di siya napagkatiwalaan. Hindi na siya na... Wala nangyari sa buhay. Kaya ako, pag tinitingnan ko kayo, punong-puno kayo ng pangako, lalo yung mga nakikinig. O hindi nakikinig, di ko alam ano mangyayari sa inyo eh. Kaya nga gawin nyo. Amen? Yung mangyayari sa inyo, practicein nyo yung disiplina na makinig. Especially salita ng Diyos. Neither moth corrupt. Ito, hindi ko may hindi nagko-corrupt bang moth. Hindi ko alam eh. Basta yung sabihin lang yan, lahat ng bagay sa lupa, may sira, di ba? Tulad niyang, wala, kahit ano, itong bahay na to, tinignan mo sa labas, ang ganda, di ba? Pag sa loob na, ang dami ng sira-sira eh. Kasi matagal na to eh. So lahat siya may sira. So doon dapat tayo mag-ipon sa langit. Amen? So number 4, heavenly rewards. So anong kailangan natin gawin? Para magkaroon tayo ng heavenly rewards. Ligtas ka na, ha? Anong kailangan mong gawin? Ito na yung pinaka. Balik ulit natin sa pinaka ano natin. Limutan ko tuloy. 35 ba yun? Ano po? Anong kailangan natin gawin para magkaroon ng reward sa langit? Ano po? Maglingkod sa Diyos. At hindi lang basta lingkod. Talagang work hard, men. Kasi walang limitasyon dyan. Ngayon, pag yun nga, sa bangko, ang limitasyon lang nila may insurance, 500,000. Late nun, marami kang pera. Kahit ilang bangko pa yan. Sa langit, walang limitasyon yan. Amen? Kaya kung ano mo yung hardships, ngayon ba nahihirapan na ba kayo maglingkod? Wala pa nga eh. May nangaasal ba sa inyo daw pag nag-church kayo? Meron din.
Hindi mawawala yan. Sabi nga sa inyo, sa amin may mga magkakapatid na gano'n ngayon, okay na yung buhay nila. Pero dati tinatawanan sila eh. Lalakad lang sila papunta ng church, umakit pa sila ng bakod. Mga puro babae. Hindi sila, pinaglaban sila ng nanay nila. Yung tatay nila medyo loko-loko rin eh. Pero pinaglaban sila ng nanay nila, laging kausap ni pastor yun. Ito, magtapat lang kayo ngayon. After ilang years, ngayon parang donya na si, ano, si Ate Ana. Hindi naman masyado, pero at least, secured na siya kasi tapos lahat ng anak niya eh. Kasi di rin yung iba, di rin nakapangasama maayos. Still, sa career lang. But anyway, sino magkaroon ng maayos na buhay, mga anak, bata? Ang maganda. Sa ngayon, sana napipicture nyo na. Sa linaw ng salita ng Diyos, pangako ng Diyos yan, hindi na siya nag-joke. Alam ko, iba sa atin, minsan nakapagod na rin kayo sa buhay. Diba? Yung tatay, hindi ko lang sa magkwento, time na daw eh. Oh, sige, yun lang. Amen? Amen. So, ano yung mga treasure natin? Pure intentions. Alamin mo ang kalooban ng Diyos. Alam niya yung lahat. Okay? Salvation of the soul. Reward sa lupa at reward sa langit. Kumpleto ka na. Yun ang treasure mo. Di mo kailangan nakawin. Di mo kailangan magsinungaling. Para sa mga yan, magsikap ka lang. Alamin mo yung kalooban ng Diyos. Magsikap ka, tuloy-tuloy. Hindi yung minsan attendance lang sa church, kailangan pong pilitin. Kasi dito ka na, gigisingin ka pa kasi natutulog ka na naman. Mahirap ng ganun. Amen? Amen. Okay na, so sasaya naman tayo, okay? Baka pa mag-games kayo, ano nyo lang, isipin nyo lang ano yung mas mahalaga. Yung kasiyahan o yung nakinig ko mensahe. Okay. Ayun lang. Let's pray. Panginoon, salamat. Mga Panginoon, natanim namin ng gusto, Lord, sa mga kabataan ito, Lord, na mahalin ka nila, yung kalooban, yung salita, yung plano sa kanila, yung offer sa kanilang rewards dito sa lupa at sa langit, Panginoon. Kaligtasan ng mga mahal nila sa buhay, Panginoon. At maging pure ang mga batang ito, especially, Panginoon. Maraming salamat sa mga dos dito nag-aalala sa nagawain, Panginoon. Kayo naman ang aming ino-honor. So we pray na kayo pong umasanin kami sa inyong sukli, Panginoon, so, according to your will. At napakabuti naman pala talaga, katulad sinabi yung salita, Panginoon, na gusto niyo actually kayong pagpalain. You have everything. Kami po ay kailangan lang magtapat at enjoy namin ang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Kaya mo lalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.